Hello, welcome back. Welcome back Dilling. To Facebook here in CBRC.tv. Eh, yan eh, nagpa-break lang tayo, Paolo, para makalunok tayo ng sarili nating laway bago tayo pa. Oo, eh. Minum na rin ako ng tubig. So, Paolo, itong ano, trading is the big thing. Itong kagad una ko nakita dahil nando sa baba noong poster mo, trading is the big thing. What do you mean by that? Oo, kasi diba, marami sa atin, tinitingnan eh, ano nga bang business yung pwede kong pasukan? And kaya ko in-include to, kasi again, alam nyo, Armando, if I may share with everyone, you know, doon po sa aking best-selling book na Strategy sa Pay Champion Entrepreneur, ang isang chapter doon talks about C2C o yung pong tinatawag ko na crisis turns to cash. And in that manner, yung concept po na yon, yung framework na yon, that was 7-8 years ago nung nilabas ko yung libro. And until now, nakita natin ng pandemic, it's still applicable. So anong point doon? That in any crisis, it can be an opportunity and translate that into negosyo. Uh-huh. Now, okay. Last year, 2020, it's crisis. Uncertainties, fear, nandyan po lahat yan. Now, there are things na sabi niya natin that we can control. And the thing that we can control is about something that is on our mind. Now, ano ito? Isa doon, pagninegosyo. Ang isa doon na crisis na pwede mong pinakamabilis pagpasok ng negosyo, e trading. Kaya nga sabi ko, ang trading is big thing. Ang haba ng premise, no? Para doon. Yeah. Pero ano point? Kasi mahalagang maintindihan natin eh. Sasabihin nyo, eh ang pinaka-point ko rito, mag-buy and sell ka. Ito ang pinakamadali eh. Ito ang pwede mong practicein eh. Pero bakit ko isasama na next big thing siya? Why, everyone? Because out of crisis, now we've seen na pwede tayo mag-develop. And you can start even with the smallest capital with buy and sell. Ano ngayon? Hindi mo kailangan lumabas. Tignan mo yung cabinet mo. Si Sir Arman po, kung dami ko alam niya lang po kung gaano kahaba ang dainaig pa niya po si Mrs. Imelda Marcos sa dami ng sapatos niyan. Huwag ko kayo maniwala. Okay. So ano pong ibig sabihin? Meron kang hindi nagagamit dyan sa cabinet mo. May mga gamit ka nandyan na pakipakinabang pa, pero tingin mo eh, pwede mo na munang ibenta. Yun po ang ibig kong sabihin. You can start with that. You can start with that thing. And then eventually, pwede kang mag-buy and sell. Bumili ka ng gamit. Ibenta mo for a minimum fee, for a minimum profit. Then you can roll it out, di ba? Tuloy-tuloy, paluguin mo, pataasin mo. Baka sooner, meron ka ng isang trading company. That's what I meant with about trading. Kaya nga sabi natin, even the hobbies, even ano interest natin, even kung ano yung nakikita natin ng mga bagay, pwede na po natin i-trade. Di ba, remember everyone, naririnig natin yung mind, di ba, online selling. Yeah. Arman, di po alam yun. Kami po mga millennial, alam na alam po namin. Nauso yung mga term na pre-loved, yung mga sinasabi mo, mga pre-loved, parang second hand, hindi lang basta sinabing second hand, meron pa nung branding na pre-loved. Eh, this is it. Ano tong this is it? Coca-Cola ba? Ano tong this is it? Siguro, alam mo Arman, no? At sa viewers natin, meron po kaming isang respetadong kaibigang malapit sa amin, nagangalan pong Din Pax Lapid. Tuwan-tuwa po siya nung nakita niya yung kanyang sektor ay nasama na sa list. Mukhang pareho kayo, Brother Arman, na sinusubaybayan yung ating business ideas. Oh, of course. Tuloy-tuloy. At, tuwan-tuwa po siya, this is it o this is IT. Yan po yung sinasabi natin na, as mentioned earlier, Filipinos right now are embracing digitalization, are embracing technology. Kaya nga sabi ko dito, kung ikaw ay techie, tiyak ka ng happy. Bakit po? Kasi, again, with pandemic that is happening right now, everyone, technological innovation is now the thing. We have seen delivery apps development. We have seen so much consumer apps na napalabas. We have seen gaming na mayagpag. We have seen so many things about development. Simplified accounting, Paolo. Simplified accounting. Nakita ko. Simplified accounting, tama ka. Graphics. Alam nyo,
any development in terms of digital using technology, that's the way to do it. And mind you, this is a sector na talaga naman pong napakalaki, napakaganda ng kita. So ano ibig sabihin? Kung ang ating mga viewers, nandun po ang inyong orientation, nandun po yung inyong talento, nandun po yung inyong ginagawa ngayon, nandun po ang experience kayo, eto na po ang pagkakataon. Ang pandemic will only provide us, we thought that it will only provide katakutan. Hindi po. Ang isang maganda with pandemic, nakita natin that there's still silver lining with that. Ayaw po natin maging positive with the virus, but look at this, everyone. There are so many things good also that we have to realize out of this pandemic. If only you can use your creative mind to develop further kung ano yung pwede. Sir Paulo, basahin ko lang at shout out yung mga nanonood sa atin, ha. Baka magtampo sila. Gracie's Home. Sabi ni Gracie's Home, nag-start po kami magbenta ng mga used clothes, shoes na nakatabi lang, pati mga junk, sir, like brown papers na naiipon dahil sa mga deliveries. Nag-repurpose namin na rin to journaling papers. Embellishment. Di ba yung embellishment yung ginagamit sa mga belly dancer? Yan. O si Merta Florencio, maganda, simpleng-simple yung comment niya. Used but not abused. Di ba? Used but not abused. May value pa yan. Katulad nga ng sinabi ni Sir Paulo Tibig, trading is the big thing. Yes, to buy and sell. Sabi ni Che Hagonob. Katulad nito si Joel Cala, kailangan kong banggitin to. Kasama ko to sa KSK Co-op, Sir Paulo. Ito, napakasimple ng negosyo niya. Yung mga sideline niya, nagtatrabaho na sa opisina, empleyo, pero isang negosyo niya, bumibili siya ng mga, Sir Paulo, ng mga, yung mga nagpapalit ng kubeta, pasantabi po doon sa mga kamakas. Sorry, nagpapa? Yung toilet bowl, kapag merong mga hotel o mga building na de-demolish, binibili niya yung toilet bowl. Okay. Tapos binisin, ayusin niya ulit. Nagta times 2, times 3 ang pera niya. Based na natin. Alam mo, parang Armand, ang tawag ko dyan, yung mga mambubulok. Ano na? Mambubulok. Anong mambubulok? Ito po yung mga bumigiba ng bahay, ng mga luma, at yung mga parte ng bahay, binibenta ng mahal. Mambubulok kasi, ka pala. Joel Cala. Kasi yung bahay namin, mga parang mambubulok din eh. Di ba? Yung mga gamit na bahay na pang luma. And kung ito po makikita nyo sa iba't ibang lugar dyan sa Maynila at sa ibang probinsya, malaking negosyo po ito sa mga mambubulok. Bibili nila yung bahay, kunyari, sa halagang maliit lamang. Yung maliit na halagang yun, paabuti na ng milyon yun. Ayun, sabi ni Joel Cala. Pero daw social na tawag doon na Sir Paulo, scrapper. Sa Tagal, sa English yun, social yata si Joel. Ako, mambubulok. Mambubulok. Sir Paulo, honestly, so kung ganun ang model niya, sabi nga natin, we just need to be creative, everyone. Parang walang nilayo yan doon sa mga Japanese na nakukuha natin na tinatapo nila. Ang Pinoy, kukukutin ng konti, aayusin ng konti, papagandahin ng konti, pipinturahan, kukumpinihin ng konti, then benta mo, negosyo. Very good. Iyan yung konsepto ng junk shop, everyone. Parang ganyan ang konsepto ng junk shop. Yung isang sinabi mo doon, yung cash on content. Ako, feel na feel ko yan, na cash on content. Ikaw, alam na mayagpak na yata niya noong taong 2020. Yung balato namin, inihintay pa namin. Actually, Armand, ginagawa mo na yan. Maraming gumagawa na nito. Pero ang sabi natin, tumaas. Ito lang, ang naging key dito, everyone, yung cash on content, sabi ko nga, may negosyo sa information. So ano ibig sabihin, everyone? Kung kayo po ay pwedeng maging content creator, ano po ba yung example? Magaling po kayong mag-bake. Yung kagalingan nyo pong mag-bake, sa halip na magbenta lamang kayo, ano pong pwede nyo nang gawin? Pwede po kayong mag-develop ng video na pwede nyo pong ibenta by subscription,
o by on demand o by public seminar o webinar. Ano lang po ang gagawin nyo? Magluto lang po kayo. May fee yun. For example, gagawa kayo ng menu na 3 hanggang 5 and then you charge sa, kunyari ha, $999 para doon sa a-attend. Yun po ang sinasabi nating content, di ba, na merong cash on content. May negosyo sa information. If you are a life coach, if you are a, katulad Sir Armand, financial guru, di ba? Katulad ko po na isang motivational speaker, bukod po sa nagnenegosyo, di ho ba? Ito yung pwede natin gawin. And we have seen that yung content is a very good way. In fact, Armand and the rest of our viewers, mahabang panahon, makikita natin yan. Pataas ng pataas ng pataas. Dati-rati, ayaw natin yung mga on-demand. Dati-rati, ayaw natin ng podcast. Dati-rati, ayaw natin nakikinig. Ngayon, unti-unti, tinatanggap natin. Bakit? Kasi nakikita natin yung value, natututo tayo, at nasa convenience ng bahay natin anytime. Ang ipot ko dyan don't be just a content consumer, be a content producer. Yan po ang sinasabi ni Paolo Tibig. Eh, ano yung clinic to? Ano ba to? Bagong game ba to? Bagong game show ba to? Clean it to win it? Oo. Kasi ano, gusto nating i-revive yung ano, yung kapanatagan at ano to, kaulingan ng isang show na yon. So ito po ay clean it to win it. Kung merong win it to win it, meron kasi ako sa talk na mean it to win it sa aking culture building module. So clean it to win it, again, capitalizing on the needs of presently ng mga tao. So paano yung need na to? Paano natin capitalize? If you are in this kind of business at you are interested, maliit na halaga lamang, pwede mo nang simulan. Una, pwede ka mag-develop ng mga disinfectant, mga sanitizers na kahit backyard lamang po. Again, hindi mo kagad kailangan ng planta. Ang kailangan lamang dito, meron kang kaalaman kung paano mag-develop. So, ano ibig sabihin? Try to search on Google, try to see internet, YouTube, at kung paano paggawa, ito mga mixture. Diba? Siyempre, pag lumalaki yan, ipapa-approve muna ng malaki. Pero alam naman natin, sa Pilipino, ang kailangan muna ngayon yung pinaka-mabilis na pwede natin gawin. Pinaka-mura natin pwedeng ibenta. So ano ibig sabihin? Philippines is known for us sachet economy. So given with this, tingi-tingi muna tayo kasi hindi tayo kayang bumili ng malalaki eh. Diba? So anong gagawin natin? Why not come up with the concept regarding cleanliness, hygiene, given that even post-pandemic, magiging habit na ng Pinoy ito eh. Magiging habit na natin yung pagkakaroon ng pagiging malinis ang kamay, yung paligid natin, pagdi-disinfect natin, magiging OC na tayo. Magiging sobra na tayong malinis, unlike po ni Sir Armand. Hindi, pero Paolo, simpleng economics niyan. Biro mo yung isang cleaning company, meron lang siyang 300 households na minemaintain na client. 100, hindi naman yun buwan-buwan, baka 100 a month. Eh yung mga cleaning services, 1,000, 2,000 pesos. Meron ka lang 100 clients, di ba? 100,000 to 200,000. Totoo yun. Ito yung sa services, cleaning services. Previously, na-include ko na yan eh, yung cleaning services. Ito yung sinasabi natin na parang mga personal butler. Yung bang aalis ka, tapos lilinisin. I think may kaibigan tayong isang ganyan ang ginagawa ngayon. Si Ma'am, si Madam, Madam Tess, Dima Sobrahan, yan po yung ano, yung si Ma'am Tess Dima Kulangan, yan po yung isang kanilang negosyo na I think na-inspired din dito sa mga nilabas natin previously. So yun yung tinatawag natin na parang because of condo, yung pag-mushroom ng condo in Metro Manila, in city, doon po lumabas lahat yan. So ngayon, nakikita natin na pwedeng-pwede pa rin siya, na ini-expand lang po natin siya. Etong wellness. Mo dito? Insight mo dito, wellness? Kasi dito, inspired to because of, diba, aminin naman natin everyone, nitong pandemic,
dalawa lang naman yan eh. Kung nagkaroon ka ng fitness goal o nagkaroon ka ng paglobo. So ano ibig sabihin? Tama, di ba? Ako nga ho, naka-lockdown ko pa until now. Pero ang gusto natin dyan, wellness na yan, it's about fitness and health. So, given so, di ba, the pandemic has provided us a lot of time in our homes, na talaga naman na mayagpag yung pagkain natin, walang kahabasan, yun ang term ko dito, walang kahabasang pagkain, at kailangan natin bumalik sa dating anyo. Kaya nga, ayaw ko dito, everyone, yung New Year's Resolution Syndrome. Ayaw po natin yan. So, ano ibig sabihin? Ang gusto natin, tuloy-tuloy. Now, if you are into this type of negosyo or looking at your interest into it, ikaw nasa fitness scene, why not develop, kunyari, diet programs, yung mga personalized training, personalized coaching. Alam nyo, maniwala kayo sa hindi, ako po ngayon, naka-personalized coaching ako. Hindi ako ang nagko-coach, ako ang kino-coach, ako ang minomotivate. Pero it's now working. And we have seen many fitness architecture. Yan ang term dito eh. So ano ibig sabihin? More than that, you can also develop supplements along that line. You can develop food related. Kaya tagni-tagni po siya. So ano ibig sabihin natin? In fitness and in health, I'm sure merong well and worth, waging-waging panalong negosyo. Skincare, pare, skincare. Ano ba to? Pambabae ba lang to? O... Pero ako, aminado ako, amin ako sa'yo. Piti ako, napapasok dyan eh. Customer. So, oo nga, no? Alam nyo, ito pong sinasabi ko, my care sa skincare. Kung may care ka at concern ka sa iyong kagandahan, kagwapuhan, kasi everyone, Pinoy po is known as banidoso at binidosa. Ito nga, lalakuhan. Mababae, no? Malalaki, mababae. Oo. Pati lalaki po, ha? Ito po ang kalokohan dyan. Ayain mo ang kopisina mo, kasama minsan, kumain kayo sa labas. Sasabihin niyan, ayoko eh, nagda-diet ako. Ang totoo po niyan, pag sa diet, merong may dahilan. Pagdating sa kagandahan at kagapuhan, tiyak may panggastos yan. So anong point natin doon, everyone? We have seen in e-commerce, top grossing po ang lagi ang mga skincare cosmetics products. Brother Armand, alam mo ba yung lip tint? Yan. Yung mga lip tint na bumibili. Yung BB cream, CC cream, lahat na, pati ice cream, ilalagay na sa mukha, ilalagay na kung saan sa katawan. Gagamit ng ano yun, yung mga sabon na papaya soap, kojak soap, di ba, kojak nakakabulag at whatever, kamya soap, guava soap, lahat na po yan. And you can start with that, everyone. Ngayon pa lamang, if you care for your future, now there's care in skincare. You can get this. Meron akong, everyone, ha? Meron akong isang engagement during nitong pandemic. Every month, meron kami na engagement, corporate engagement, and they're into skincare, they're into cosmetic, they're into beauty. Alam mo, 5 buwan pa lamang nag-i-start halos yung kumpanyang yon, and they're now moving towards all around the world for reselling business. Because of this, because of pandemic, na-develop yung negosyo. Ngayon, hanggang ibang bansa, US, Canada, alam mo, pag nagtotalk kami, alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Bakit? Yung kagigising sa US, yung kagigising sa Europe, yung patulog sa Pilipinas, nag-join dun sa webinars na yon. My care sa skincare. Okay. Eto, last na tayo on the list? Last. Ariba, fashionista. Baka magalit ang mga taga-Katipunan. Baka magalit ang mga taga-TAF. Kasi nandun po tayo sa may Intramuros. Ariba, fashionista. So, everyone, again, sa e-commerce platform, isa siya sa pinakamataas na binibili. Mind na mind, online selling. Tama po ba? Hindi ka nakapunta ng mall, pero Diyos ko, naging shopping cart masters po ang karamihan sa atin. Doon po tayo nagsha-shopping. Pansinin nyo, everyone, bakit sa mga TV show na meron itong pandemic, doon po nag-a-ads, doon po puro lahat ng event ng mga platform na yan. It is because tinatangkilik.
11-11, 12-12, 10-10, kung ikaw ay nagpauto, tiyak, ang pera mo nasa kanila, wala sa'yo. So ano ibig sabihin, everyone? So, totoo to, ha? Totoo to. Yes, yes. Hindi mo man kailangan, nakita mo, finlash sa'yo, nandyan nakasubscribe ka sa kanila, at nakita mo may bago, wow, 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 eto na, order, order na, mine, mine, mine ka na. So ano ibig sabihin? Fashion, one top grocer again, in e-commerce platform. Why not develop your own IG mo na gawin mo parang dress fashion boutique? Kasi ikaw lamang picture-picture, post-post ng pati kuko ng may kuko, pati yung ulam ng may ulam. Eh, ba't hindi mo i-post yung binibenta mo anything about fashion? Yung kung meron kang meron kang website, meron kang YouTube, meron kang anything platform, Facebook na lamang pinakasimple, why not get into it, everyone? So you can start with the buy and sell trading thing and then eventually your own IG boutique in na in sa mga Gen Z, sa mga millennials na katulad natin, Arman. Yes. Wala pong kukontra. Yan. Yes. Bilang kakapusin tayo ng oras, pero bilang pagtatapos, ito talagang pinipigilan ko mula sa umpisa pa lang. Napakaganda, no? You definitely laid down, hindi magkukulang ng oportunidad. Kailangan lang talaga ng pagkahanda at preparasyon. Bilang closing mo na to motivate them, and I really want to attribute to you because alam ko na to noon, sinasabi, being unique, USP, unique selling proposition. Ano yung laging pinabanggit ni Paulo Tibig na I can only attribute it to you sa kahit anong negosyo, miski na sa pagkatao, be the orange among the apples. In closing, Sir Paulo Tibig, okay. For 2021, you know, what being an orange among the apples? Maraming salamat, Arman, no, for this opportunity. Alam niyo po, firm believer ako that whether you're going to start a negosyo, maliit mo po ito, or you're trying to scale out, di ba? Gusto niyo pong mag-expand. There is something that we need to do. Unang-una, we need to be the orange among apples. So ano po ba yung konsepto? In quick lamang po ito. It's about looking at, for example, the apples as your competitor. Pulang-pula, marami sila. And on top of that, you can see one orange nasa ibabaw na definitely mag-i-stand out, nagiging different. We'll not be talking about yung lasa, yung prutas, ano ang naidudulot nun. We are talking about something that is more far deeper doon sa konsepto ng visual na yon. Seeing that apples, and on top of that apples, is basically the orange. What does it tell you? It tells you about being different. It tells you about you need to stand out. Whether in our business, whether in our professional career, whether in our professional life, there's a need for us to stand out. And standing out, meaning it gives us the sense of priority for our customer. You will be providing more value to your customer. Ibibigay mo kung anong pangangailangan, hindi dahil sa kagustuhan mo lamang. You have to be the orange. I have seen and developed this principle over time. And I have seen that it's applicable for many businesses, for many concepts, radio stations, professional doctors, even us employee. Even you, kung kayo po ay estudyante ngayon at nanunood po kayo ng show na ito, you can be the orange among apples. Without doing so, you'll be eaten by competition, you'll be eaten by the system, and you will just go with the flow. Without that, everything else will not follow accordingly to your plan and your objective. So in parting, everyone, yes, be the orange among the apples. Thank at kung you, gusto pa nilang malaman yun, Armand, okay lang ba kung gusto niyo pong malaman yung principle na yon? Eh, tignan niyo po yung aking libro, Strategies of a Champion Entrepreneur. Ayun pala, sa likod ko, yung orange. Ayun, orange sa orange pa rin po. At yung standout, kasi nga po, ito yung magbibigay sa atin. By the way, may promo pa pala kami.
Ito po, e buy one, take one, $699. You can get the two books already for at free shipping po ito nationwide. Ayan na, nag-plug na ako ha. $699. Habulin nyo pa po, isang linggo pa ito. Free shipping nationwide. Mag-message lang po kayo. Yan po sa nakikita nyong Paulo Tibig ha. PAULOTIBIG. At kung kailangan nyo po, kung nandiyan kayo sa negosyo, nandiyan kayo yung kumpanya nyo, if you wanted to motivate and lead your team with this 2021, let us know. We can collaborate for your team, for your conferences, kickoff, and so on. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Yung website mo, tsaka Facebook, Paulo Tibig lang pinanganapin nila, di ba? Paulo Tibig, Facebook. Follow me on Facebook, everyone. At syempre, okay lang ba, Armand, yung ating show naman every Saturday, yung ating The Paulo Tibig Show. Join din po kayo doon. Marami din po kayo matututunan. Siyempre, ganito po kami. Baligtaran lang po. Tulungan po ang bawat isa. Kasi po ngayon, ang tinatawag po natin, collaboration and cooperation. It's about synergy, everyone. Paulo Tibig, follow me. And you'll be the next followers. Thank you. That's Paulo Tibig. Ako naman po, for 2021, marami nasabi ko na doon sa aking Facebook account. If 2020, we are very, very fearful. Now that we have planned, prepared, and prayed, we can be fearless for this new 2021. Maraming maraming salamat, Armand Benko, Peaceabilities in CBRC.tv. Maraming maraming salamat, Happy New Year!